Mga ka-DIY, may papakita ko sa inyo, magic! Try ko ulit ah. O diba? Ayun, mga ka-DIY, welcome back! May bago tayong laruan for 2021. Actually, na-excite ako, nabuksan ko na siya kagad. Nabutas ko na kagad, pero ayan, hindi ko naman tinuloy mga ka-DIY. Siyempre, hinintay ko kayo. Ayan, ano ba to? Oh, sabihan ko na kung ano to mga ka-DIY. Isa tong spot welder na 12 volts. So, pinakamura na 12 volts. Kaso, ang spot welder na to, ano ba yung included? Ayan, meron siyang manual mga ka-DIY. Kung paano siya gamitin. Andyan. Basahin nyo ha. Pero ayun, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gamitin. Sabi muna natin, ito yung mismong spot welder mga ka-DIY. Tapos ito yung mga kasama niya sa package. So yung pang spot weld pen niya, ayan, ito yun. Ito naman yung connector niya sa battery mga ka-DIY. Kasi ito walang battery na kasama. Unlike yung previous spot welder natin mga ka-DIY, di ba may kasamang battery? Pero, wait lang, pag-usapan natin yun later. So, ayan yung battery connector, tapos meron pa siya nito. So, para saan ba to? Pwede kasi itong kabitan ng put pedal switch na external. Pwedeng automatic, pwedeng put pedal switch. So, ito yung gagamitin mo na ikakabit dun sa pedal switch, tapos ito ikakabit mo dito para kontrolin siya manually. Pero syempre ako, wala naman ako ng put pedal switch, hindi ko ito magagamit. Automatic ko na lang siya iseset para pag dinikit sa battery, toot, spot na kagad. Tapos, ayan, ito yung dati nating spot welder mga ka-DIY. Ayan, oh, diba? Buhay na buhay pa rin to. Gamit na gamit mga ka-DIY. So, ito, may kasama na siyang battery. Ayan. Ito, wala. Pero, ang maganda doon, ang naging problema ko pala dito mga ka-DIY, sa ngayon naman, gumagana pa siya. Kaso, habang tumatagal, humihina yung lakas ng pag-spot niya. Siguro kasi, nadidegrade yung battery. Kasi, paano pa tayo nag-spot weld? Ang ginagawa niya kasi mga ka-DIY, sinushort niya yung battery temporary. Doon, pag sinort mo na yun, doon nangyayari yung spot welding. So, habang tumatagal, nadidegrade yung battery. Hindi ko alam kapag pinilitan natin ang battery if magiging malakas ulit yung spot weld niya mga ka-DIY. Pero sa ngayon, nagagamit ko pa siya. Ang ginagawa ko na lang, dinadamihan ko yung spot. So ngayon, ito pala mga ka-DIY, ito pala 4.2 volts, 3.7 nominal yung battery. So single lang siya na LiPo. Para dito sa bago nating spot welder, ang kailangan is 12 volts na battery. So, pwede yung battery ng sasakyan o kaya ang gagamitin natin, ito yung gagamitin nating battery mga ka-DIY. So, 4S2P na LiPo to. Ayan. Try natin kung pwede. Pero ang recommended kasi nito, lead acid tapos at least 100 amp ata mga ka-DIY. Testingin lang natin kung kaya gamitin ito. Kasi ito yung meron ako eh. Wala akong lead acid pero kung hindi kaya, maghahanap ako ng lead acid mga ka-DIY. So, tanggalin natin sa pagka-bubble wrap. Ito ah, ang difference niya is 12 volts to mga ka-DIY. Yung isa, 4.2 volts. So, ayan. Ooh. May pindutan pa to mga ka-DIY. Tapos, ano bang meron dito? Ayan, dito ikakabit yung battery. Positive and minus. Ay, hindi. Output to. Dito yung pin. Ito. Ayan. Diyan ikakabit yung output pin natin. Tapos dito naman sa may malaking capacitor, dito yung battery mga ka-DIY. So 9 volts to 12 volts battery. Tapos ito, ayan. Meron siya ditong power switch. Tapos, nasa na yun? Yung para sa put pedal switch, ayan. Kung manual switch nga yung gusto nyong gawin, dito yan ikakabit. Yan, dyan. Pero tayo, automatic. Kaya hindi ko to gagamitin. So nakikita nyo, ito yung mga MOSFET. Power MOSFET yan na nagsuswitch nung battery kapag ginagamit sa spot welding.
So buuin ko na mga ka-DIY and then subukan natin. Ayun, mga ka-DIY, nagpa-power on naman ng ating bagong spot welder. So ayan, kinabitan ko pala ng alligator clip, temporary or permanent, bahala na. Pero ayan, nakabit yung negative side tsaka positive side sa ating lithium iron phosphate battery. Tapos pinower on, tapos makikita nyo sa screen mga ka-DIY, ayan nakalagay, weld energy. Tapos input niya is 13.1 volts kung nakikita nyo masyado lang maliit. 13.1 volts. Yung weld way, dyan mo na mapipili yung automatic or manual. So ngayon naka-automatic tayo. Pag pinindot nyo to, ayun magma-manual yan, manual. Isa pa, balik. Automatic naman mga ka-DIY. Tapos yung lakas ng spot welding niya, ayan, yung number 10E, parang energy siguro yan. Pwede yung taasan, ayan, nagiging 13, 14, 15. Try muna natin yung mababa, yung 10. Kasi hindi ko sure kung kaya ba niya mag-weld gamit yung LiPo battery natin mga ka-DIY. So, meron tayong manipis na nickel strip dito mga ka-DIY, subukan natin kung gagana ba yung ating spot welding machine, spot welder. So try natin. So nakaset tayo ng 10E. Try natin mga ka-DIY. Oh, nakita nyo ba? Ayan o, mahina o, kasi naka 10 lang. Try natin gawing 20 mga ka-DIY. So gumagana, pwede yung LiPo. Tingnan lang natin kung gaano kalakas mga ka-DIY. Ayan. Number 20 yan. Ayan yung lakas niya. Try natin 40. Or 30 na lang muna mga ka-DIY. Baka mapasobrang lakas eh. Okay pa naman yung mga terminal, hindi pa mainit. Kita nyo ba yon? Medyo malakas na rin yung 30 mga ka-DIY oh. Ito yung burn mark niya. Pakita ko yung burn mark. So, ito yung 10, 20, 30. Try natin 40 mga ka-DIY. Ganda, di ba? Kasi adjustable yung lakas mga ka-DIY. Abot ata to ng 999 eh. So, nakaset tayo ng 40 ngayon mga ka-DIY. Ang lakas, nag-spark. 40 pa lang yun, ha? Ayan, wasak yung nickel strip. Nakita nyo ba? Oh, bungi. Malakas. Malakas. Oh, ayan. Ayan yung burn mark niya. 40 yan, 40 mga ka-DIY. So, 10, 20, 30, 40. Tingnan natin kung mainit na ba yung battery.
Siya nga pala, hindi ko pinadaan sa BMS kasi hindi pwede. Hindi i-allow ng BMS, baka masira lang yung BMS ko. Kaya dapat rekta sa battery yung input nung spot welding spot welder natin. Try natin 50. So, ayan, nasa inyo na. Depende na sa kapal ng nickel strip na gagamitin nyo, yung lakas na iseset nyo. Pero syempre, simulan nyo sa mababa katulad ng ginagawa ko para nakikita natin yung kung gaano kahina at gaano kalakas depende sa kapal ng nickel strip. Oh, kitang-kita nyo yun? Sunog, mga ka-DIY, itry natin i-spot weld sa battery. Yan, try naman natin sa battery, mga ka-DIY. Nakaset tayo ng 50, babaan ko ng konti. Mga 40 lang, 40. Manipis naman yung nickel strip natin eh. Ayan o. Oh, ang hina. Mahina kasi may contact na. Yung kanina kasi walang contact eh. Try natin isa pa. Oh, di ba? Wala. Mahina. Try nga ulit kapag... Try natin ulit. So, malamang. Dahil may contact na sa battery, kaya humihina eh. Malakas talaga yun. Okay pa, okay pa. Ang hina. Mahina kasi yung battery. Hanggang 99 lang eh. Wala. Yan nga. Kailangan yung battery ng motor. Ay, daanan niya ako sa ano? SM Aura. Sunog. Sunog yun. Ano? Ano sunog? Ano sunog eh? Mga ka-DIY, may papakita ko sa inyo, magic! Tingnan nyo ah, kasi after ilang spot weld, nung nagsatry tayo, biglang ano, may nakamoy sunog. Try ko ulit ah. O, diba? Rekta, wala nang tunog-tunog. Anong nangyari mga ka-DIY? Medyo natakot ako dun ah. Pero tingin ko alam ko na kung ano naging problema. Kasi pagkadikit mo pa lang, nag-i-spot weld na kagad. So tingin ko baka nasira yung MOSFET na short. So wala nang control yung mismong spot welder. Kapag kinabit natin yung ano, ganyan, automatic sinushort na natin yung battery. Walang timer kasi hindi na gumagana yung MOSFET. Nakamoy sunog kasi eh. So, titingnan ko yung MOSFET ngayon, mga ka-DIY. Open ko muna, ha. Patayin ko muna, mga ka-DIY. Pero yung circuit naman niya, okay, gumagana. Kasi na-adjust pa rin, eh. Yung MOSFET lang, tingin ko bumigay kasi nakamoy sunog.
Ayun, mga ka-DIY, tingnan nyo, ito yung positive side natin sa battery going dito sa positive prong ng spot welder natin. Direkta lang siya, hindi dumaan sa MOSFET. Ang dumadaan sa MOSFET, mga ka-DIY, yung negative. Ito yung negative prong, tapos dadaan siya sa MOSFET. Ito yung switch kasi natin eh. Kumbaga, ito yung nag-short ng battery ng depende kung gano'ng katagal, depende sa sinet natin na energy. Ganun katagal sino-short or na gumagana yung switch natin. Tapos ito, nakakonect sa battery. So, dapat kapag hindi gumagana yung spot welder natin, dapat walang connection tong dalawang to. Pero ngayon, itry natin. Try natin, di ba? Meron. Ito, dapat wala. Pero ayan, meron, mga ka-DIY. Kaya pagka spot weld ko, rekta kagad. Kumbaga, nasira yung MOSFET, mga ka-DIY. Nasunog kaagad. Mukhang return shopping na lang to. Kasi hindi ko alam kung may mahanapan ba ako nitong MOSFET na to, mga ka-DIY eh. So kailangan palitan tong mga MOSFET na to kasi dapat hindi ganon. Sayang naman, ang ganda pa naman, mga ka-DIY.